Boom. What's up, mga kasag? It's me again, Sir Cute. Gago! And welcome to my YouTube channel. So kung bago lang kayo dito sa aking channel, no, please huwag mayang i-click ang like at saka subscribe at i-click na rin ang bell icon para ma-notify kayo sa next video na aking i-upload. So mga kasag po, so mga kasag, ngayon na po ang araw na ating pinakahihintay. Yes! Dahil ngayon po ang araw kung saan itatanim na natin ang ating mga similya ng palay. Kasi ito po yung palay, ano, ready na po siya para tamnan ng palay. Kasi tapos na po siyang sapilin at tapos na rin po mag third passing ng turtle. So ito po ang resulta, makasago. Tingnan nyo. Yan, yan na po ang resulta. Talagang malambot na po ang lupa at ready na po siyang taniman ng mga palay. Yan. Diba, napakalambot na po ng lupa kasi na third passing ng turtle na siya at nasapil na rin. Kaya ready na po siyang taniman. At ngayon po ang schedule namin para sa pagtatanim. Kaya wait lang po mga kasag, ano, at ipapakita ko po sa inyo kung paano ang magtanim. So ito po yung mga similya ng palay na ready nang itanim dito. Tsaka doon. Tsaka doon. Tsaka doon. Meron pa doon mga kasag, meron pa doon. Meron pa doon, tsaka meron pa doon. Yan po ang mga similya ng palay na ready nang itanim sa aming palayan. At hinihintay na lang po namin ang mga magsasaka na magtatanim nito. Kasi hindi po kaya namin na kami lang sa isa't kalahati hektaryang lupain namin na kami lang ang magtatanim. Nandun pa. So, kailangan namin ng tulong ng ibang magsasaka. Pero sinisweldohan muna po namin sila para sa pagtatanim. At malalaman nyo yun mamaya kung magkano. So, stay put lang mga kasaga, no? Just watch the beautiful bukid. So, bago po mag-umpisa ang pagtatanim ng palay is mayroon pong tagabagit. Yun po yun. Yun po yung tagabagit. O naglalagay ng linya sa mga sa ektarya ng palayan para hindi masyadong mahirapan po yung nagtatanim ng palay kung straight ba yung pagtatanim nila o hindi. Kaya po may tagabagit or baglit. Yun yung ginagawa niya, nagbabagit po siya. At ito po ay isinasaboy niya po yung mga similya ng palay doon sa kung saan-saan parte ng palayan para yung mga nagtatanim ng palay is hindi na po mahirapan kumuha ng itatanim nila. Yan. So hindi po madali ang proseso sa pagtatanim ng palay mga kasagano, kaya huwag po tayong magsayang ng bigas. At iba po pong pagkain, huwag po nating sayangin. Lalo na sa sitwasyon natin ngayon, may pandemya tayong kinahaharap. So mag-uumpisa na po ang pagtatanim mga kasaag. Yan, yan po. Malapitan po na pagtatanim ng pat. Napakabilis ng kamay ni Kuya mga kasago. Yan po ang pagtatanim. Talagang mahirap po. Laging nakayoko. Yan. Yung iba doon, si Kuya lang dito mag-isa. Loner siya, loner.
lang na kayo nga sumilya. Kasi ilhanan niya nga, tiguwang na lang ang sumilya ya. Ano ba? Taas naman niya. Dahil, paano na yung mga 20 na nilias na po. Inga na? Tagas naman. Kinahanglan din nga kanang dili tagas. O, oh, paan? 18 dias. Ano na yun? 20 yun. Tama naman. Kaya na kayo medyo gahi na yung tagas. Mo. Wapo ganun eh. Kumpulan eh. Kaya ta. Ari yung kumpulan eh. Oh, maglisod sila lagi kita na. Kita ni wala ni. Wow, mali. Wala no di sa kagawaran ng So yun mga kasago, nag-uumpisa na po silang magtanim. Yan. Sinasabayan lang po nila ng pag-uusap para hindi po sila masyadong mahirapan or maboard. Kaya yun po ang isa sa mga teknik nila. Lagi sila nag-uusap, lagi tumatawa para hindi maramdam na hindi nila maramdam yung pagod. Yun po sila. Oh. 16 po sila na magsasaka na tumulong sa amin para sa pagtatanim ng palay. Pero may sweldo po ang pagtatanim ng palay, ano, hindi po yun libre. Ang sweldo po namin sa kanila is 6,000 per hectare. Eh, isa't kalating hectare ang lupain meron kami or palayan meron kami. So, magbabayad po kami sa kanila ng 9,000 para po sa pagtatanim ng palay. 9,000 po para sa isa't kalahating hektaryang palayan. Kasi 6,000 per hektar po ang bayad namin sa kanila. So yun po sila, nag-uumpisa na sila mga kasagno at makikita nyo na kahit nahihirapan sila ay tumatawa pa rin sila. So lagi kong nireman sa inyo, ano, huwag po tayong magsasayang ng bigas kasi hindi po madali ang proseso sa pagtatayim ng palay, lalong-lalo na ang pagtatayim na talaga. Yun. A few inches later. Yay! So after 4 hours po na pagtatanim ng palay, ay natapos na rin po nilang isa't kalahating ektaryang palaya namin. Yan! Yay! So nakita nyo po na hindi talaga madali ang pagtatanim ng palay. Kasi lagi pong nakayuko, masakit ang likod. Yun po ang nafe-feel ng ating mga magsasaka. Kaya po huwag tayong magsayang ng bigas, ano? Kasi hindi po madali ang proseso sa pagtatanim ng palay. So mga kasagno, bukas ay babalik po kami dito para tingnan kung okay ba ang aming bagong tanim na palay. At para rin po mag-spray. Kasi kailangan po talagang isprayhan itong bagong tanim na palay. Kasi marami pong kuhol na kumakain dito at meron pong mga damo na tumutubo na kailangan puksain. Kuhol at mga damo, unwanted plants na umaagaw sa nutrisyon sa ating mga bagong tanim na palay. So watch out po kayo sa video na yun mga kasag. So mga kasag, no, kung meron kayo nakuhang impormasyon sa video nating sinagawa ngayon, please huwag mahiyang i-click ang like at saka subscribe. At kung meron kayong comment, i-comment lang down below. So yun mga kasagno, God bless everyone. Don't forget to click like and subscribe. Alright.